Ang vlog natin for today ay paano mag-test ng resistance ng motor gamit ang ohmmeter. So pwede matest yung motor ng walang kuryente at malalaman natin kung sirato o buo gamit ang tester sa selector na ohmmeter. So 3-phase na motor yung titestingin natin. So makita nyo sa display OL, so meaning yan ay open line. So pag sinushort ko, makikita nyo meron siyang resistance. So kailangan mag zero, meaning nun ay connected yun. Pag nag zero zero siya. So pag hindi nag zero, meaning may resistance kang nakukuha o coil na naka-rolly yung tinatawag na winding ng motor. So itong motor na to is 3-phase. So, buksan ko yung cover para makita yung terminal dito. So, yung terminal ng motor na ganitong mga 3-phase, usually 6. Pero itong motor na to is 3 na lang. So, nakatap na to dun sa loob na. So, delta ang connection nito. Nakalagay dun sa plate niya. O sa specs niya. So, kaya ang gagawin natin dito ay resistance testing na natin kada phase. So kada phase sukatan natin ng resistance kung ano yung lalabas. So usually itong gantong 3-phase motor kailangan balance sila, pare-parehas dapat yung makuha natin resistance, kasi kapag merong magkaiba o malaki yung diferensya, ibig sabihin unbalanced na, so sira na yung motor na to pag ganun nangyari. So then, titestingin din natin ng ng grounding. So kada linya, i-connect din natin yung isang linya sa ground kung shorted ba siya o hindi. So, umpisa natin yung pag-testing. So dito muna tayo sa isang phase o isang linya. Line 1 at saka line 2. So tingnan natin kung hindi makuha natin resistance. Okay, so nakita nyo 2.5 ohms. So kailangan paglipat ko nito sa isang phase ulit ay kailangan 2.5 din siya. So yun. So bumababa, antayin nyo mag-stable siya. So 2.5 din na resistance na. Then yung line 1 at saka line 3 na phase. So 2.5 din siya. So balance yung motor natin, no? Yung pinaka winding niya is balance pa. So good pa to. So testingin naman natin sa grounding kung shorted na siya. So body ground to tsaka yung isang linya. So kapag naka OL, ibig sabihin nun is open line o walang connection. Pero pag tumunog yan o biglang nagkaroon ng connection o resistance, ibig sabihin shorted yan. So yan OL, meaning open line. So good tong motor na to sa grounding natin. So hindi siya grounded. So ganyan yung pag-test ng motor through multi-tester o clameter na ginamit ko. So pwede matesting yung motor na kahit walang kuryente, malalaman kung sira o buo yung motor natin. So kung bago ka sa channel ko, please subscribe, click the notification bell at para updated ka sa video ko pang darating. At kung may mga tanong ka, comment lang sa comment section at sasagutin natin. So same procedure lang rin ang pag-test kung single phase na motor lang ang titestingin mo. So resistance o ohmmeter lang ang gagamitin mo para matesting. So, yun lang. Thank you. God bless.